paalang umaga sa ating lahat. So nandito tayo sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. May tinitingnan po ako dito na house and lot. May dalawang bahay. So bungalow house na parehas. Hindi pa po siya ganun tapos. Pero andito yung seller natin, kaya lang yung susi hindi niya dala. So hindi natin mabubuksan. Pero mapapasok natin yung loob. Ito yung isa niyang store. Ito lang. Ito yung inyong store. Tapos ito may gate na siya. May bakod na. May bakod na po yung area natin. May part lang doon sa likod na hindi na bakuran. Pero kunting-kunti lang. So ganito po yung style ng kanyang store. So naka parang ano lang yan. Tapos pwedeng magtalipa pa dito or mga groceries na mini groceries. Pwede po yan. Kasi maluwang po ang kanyang store. Tapos ito yung harap ng kanyang bahay niya. Hindi po masyadong natapos. Pero okay naman na po, pwedeng tirhan. May dalawang kwarto. Actually, tatlong kwarto ito. Kaya lang, yung isang kwarto kasi ginawa niyang CR. Kasi gusto niya nasa loob yung CR. So ito, hindi pa siya napalatadaan. Ang trusses niya ay kahoy. So ayan po. Ito po yung likod niya. Yan si Jellor Max Vlog. So ayan po. Yung bahay, hindi pa po siya tapos, hindi pa napalitadaan, pero yung loob niya yata napalitadaan na. Rap pa siya. Tingnan natin yung likod niya. Ay, sa loob. Yan, nakapalitada na siya. So yan yung ginawa niyang CR, isang kwarto. Pero pwede niyang lagyan ng divider yan para magamit pa rin itong kwarto. Ayan. So hindi niya kasi nadala yung susi. May mga part na hindi pa siya na palitadahan. So mataas naman yung bubong niya, kaya hindi siya mainit. Tapos ito yung pangalawang bahay. Yan. Ito po yung pangalawang bahay. May tanim dito ng tubo. Pag nabili nito, paglaki sa inyo na. Meron din siyang tawag na pandan. Ito naman yung isang bahay, ayan. Ito may dalawang kwarto rin to. Yung sa kabila tatlo, isang CR. Ito dalawang kwarto daw. Pero may open pa dito, pwede pang gawing kwarto ito. Itong isa na to. Ewan ko kung siguro ginawang bodega po ito. So sa loob niya, so walang hindi masyadong nagagamit kasi napalitadaan yung iba. Yung iba, not sure kung napalitadaan. Hindi kasi natin mapasok. Yung susi kasi is naiwan ng ating seller. Akala niya ititignan lang namin yung labas. Ayan. So ganito rin yung side niya. So dito sa likod, meron pang space. Ito po ay 500 square meter, more or less. Mayroon siyang chico. Ayan, chico po yan. At mayroong CR dito sa labas. Sa labas po yung CR. Pero pwede mo namang lagyan ng extend para maging kumbaga maisama mo sa bahay. Ayan po. Nakapadlock po kasi. Tapos may saging. Ayan. May dalawang buko. Ayan po. So ayun yung boundary niya. May bakod na po. Ito lang yung wala. Pwede nang ituloy para bakuran. So ayan po. Ito po ay 500 square meters sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. At ang seller po natin dito ay taga rito lang din sa Balungaw, Pangasinan. At yung nakapangalan naman, Buhay po ang nakapangalan sa seller po natin, kaya wala pong extrajudicial settlement. So ulitin ko, ito ay bayan ng Balungaw, Pangasinan. Meron siyang area na 500 square meter at meron po siyang tatlong kwarto, itong isang CR sa alas yan. Mayroong store sa harap. So along Barangay Road po ito, mula po sa bayan naman po ito ay nasa 10 minutes lamang po ito. At doon naman sa Tiplex, ganun, nasa 15 minutes siguro yon. 15 minutes nasa Tiplex Carmen ka na. Mula sa SM Rosales, ayun, 15 minutes din po yon. Mahigit. Sabihin na natin 15 minutes mahigit pag dadaan ka doon sa walang traffic. Pero pag dadaan ka sa mismong bayan, nasa 20 minutes din po yon. At ano pa ba yung kulang? Mula Maynila, dalawang oras mahigit lamang po ito. Dalawang oras na 20 minutes, sabi mo na 2 hours and 20 minutes nandito ka na sa bayan ng Balungaw. Dito sa house and lot na ito, napakaganda po at malayo po dun sa lugar.
na binabaha. Ito po ay flood free. Wala pong baha dito sa lugar na ito. Mataas po yung part na ito. At ang Balunggo naman po ay hindi binabaha. So maganda po itong investment actually, kasi nasa Along Barangay Road lang siya. So ang presyo po nito ay 2.5 million po ang presyo nito. At kasali po yung capital gain tax. Sagot po ng seller po natin yung capital gain tax. At kung ano man pong pwede pong yung amilyar, kung hindi pa bayad, sagot din po niya. Pero alam ko bayad po yung amilyar nito. And yun, capital gain tax, wala pong problema. At yung agent fee, sagot din po ng ating seller. So yun muli, maraming salamat. Sana magusto nyo po yung dalawang house and lot. Ay isang lupa at may dalawang bahay. Sana magustuhan nyo po ito. At kung gusto nyo tumawad, sabihin nyo lang po sa akin at tawadan po natin yung seller po natin. Baka sakaling pumasok po yung tawad natin, pwede na naman po tayong tumawad dito. Negotiable naman po yung price po ng ating seller. 2.5 million, negotiable. And sagot po niya ay capital gain tax. So ayun muli, maraming salamat. Sana magusto nyo po yung aming munting inaalok na ito, na isang property na house and lot. So ayun po, huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Sa lahat po ng bago sa aking channel, please don't forget to like and share po, and subscribe sa aking channel. Ganun din po sa matagal na pong nanonood sa aking vlog, please paki-watch po ang aking munting channel, and paki-comment na rin po. God bless you all. Thank you so much. Thank you.